Patuloy po tayo sa ating pagsamba mula sa libro ni Juan, Kabanata 16, verse 16 hanggang 22. Bumabasa po ako sa salin ng magandang balita. Kung anuman ang salin na gamit po ninyo, maaari nyo po ako sundan sa harapan po ninyo o sa sariling mga Biblia po ninyo. Juan 16, talata 16 hanggang 22. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting pang panahon, ako'y inyong makikitang muli. Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lamang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunting pang panahon ay makikita natin siyang muli. Sinabi pa niya, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Ano kaya ang kahulugan ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan ang kanyang sinasabi. Alam ni Jesus na ibig nilang magtanong. Kaya't sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y makikita ninyong muli. Pakatandaan ninyo, iiyak kayo at mahahapis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot, subalit iyan ay mapapalitan ng kagalakan. Kapag naghihirap na ang isang babaeng manganganak, siya'y naghahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit, pagkapanak niya, hindi na niya naalala ang hirap. Nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. Gayun din naman kayo. Nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli tayong magkikita at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Magsiupo po tayong lahat. Sandali po ah, ang lamig dito eh. Hey, muli, mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon. Sarap ng panahon, no? Minsan, sa umaga, malamig. Alam nyo, singhutin na natin mabuti yan. Dahil nararamdaman na natin unti-unti na padating na talaga ang tag-init. Okay, bago po tayo magpatuloy sa ating libro ni Juan, maaari ko po ba muna kayong tanungin? Sagutin nyo lamang po ito sa inyong sariling pag-iisip o sa puso po ninyo. Kamusta po ba kayo bilang isang Kristiyano? Kamusta kayo sa pagiging pasensyoso ninyo? How are you? Pasensyoso or pasensyosa po ba kayo? Alam po ba ninyo, yung pagiging mapasensyoso o pasensya ng isang tao, maging lalo na ng isang Kristiyano, alam niyo po ba ito ay isang bunga na ibinibigay ng Espiritu Santo? Diba? Nakasulat sa libro ng mga taga-Galacia, ito ay fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience. Pagiging pasensyoso. Kamusta po ba tayo sa bunga na ito ng Espiritu Santo? Ipinagdarasal ba natin ito? Na ibigay sa atin ito ng Panginoong Diyos? Do we really pray? Pinagdadasal natin, Lord. Alam nyo, meron nga siguro nakarinig na sa inyo ng kwento na ito. Mayroong isang Kristiyano nagdadasal. At hinihiling niya sa Panginoong Diyos ang petisyon na ito. Ganito siya nagdasal. Lord, alam ko na kapag sinabi ninyo na hilingin ko ang katuwiran na manggagaling lamang sa inyo, ibibigay ninyo, di ba? Pag hiniling mo yung katuwiran, yung righteousness na gusto ni God, ibibigay niya. Kaya nga't Lord, hinihiling ko sa inyo, gawin ninyo akong pasensyoso ngayon na. Ganun ba tayo magdasal?
Ganun ba tayo kapasensyoso? Are we that patient? Alam po ninyo, ang delikado, kapag hindi tayo pasensyoso, nagkakamali tayo o dito nag-uumpisa ang maling desisyon ng mga Kristiyano. Tama po ba? Pagka hindi tayo naging patient, pag dumisisyon tayo, ay nako, lagot kung ano-ano ang nangyayari sa ating mga Kristiyano. Kaya't kaduktong ng panimula na yan, pinamagatan natin sa hapon na ito ang ating pagsamba, kaunting panahon na lamang. Kaunting panahon na lamang. Hahatiin natin sa dalawang bahagi ang mga talata. Mula talata 16 hanggang 18, ang pahayag at pag-uusap. At ang ikalawang bahagi, mula talata 19 hanggang 22, ang paliwanag at pagsasalarawan. Umpisahan na muna natin sa unang bahagi, ang pahayag at pag-uusap. Mga kapatid, muli sa mga talata na ito, makikita natin ang Diyos at tagapagligtas natin na sobrang napaka mahabagin. Makikita natin dito ang pagiging mahabagin ng ating Panginoong Hesukristo. At sasabihin natin siya ay tunay na mahabagin dahil, bakit kamo? Datapwat sa mga paghihirap na daraanan niya, datapwat sa tiyak na dadaanan niyang kamatayan niya, nakikita natin sa talata na ito at sa mga talatang nakaraan na patuloy niyang itinuturo at ibinibigay niya sa mga alagad niya, mga disipulo niya, na mga lito at tuliro na, ang katotohanan na binibigay niyang pag-aliw sa kanila. Diba? Ilang linggo na natin kinukuha sa lahat ng mga talata na ito, ibinibigay ng Panginoong Hesukristo ang the comfort, yung aliw ng mga katotohanan para tulungan sila. Ito ang ginagawa ng Panginoong Hesukristo. Tinuturo niya sa kanila yung pag-asa. Tinuturo niya sa kanila yung pag-asa at kagalakan na mangyayari sa kanila. At ibinibigay niya ang mga pangako na ito. Kaya nga't nang tinitingnan ko ang mga talata na ito, grabe talaga ang haba. Grabe talaga ang pagiging mapagmahal ng Panginoong Hesukristo sa mga disipulo niya. Tunay nga na ang Panginoong Hesukristo ang pinakamatinding ehemplo para sa ating mga Kristiyano. At alam ninyo, pansinin nyo kung paano ito pinakita at pinahayag ng Panginoong Hesukristo sa mga disipulo niya. Talata 16. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y inyong makikitang muli. Alam po ninyo, sa personal kong opinion, sa personal kong pananaw, ako'y naniniwala na ang unang bahagi ng talata na ito, na nagsasabing kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, itong bahagi na ito, naniniwala ako na hindi tayo mahihirapang ipaliwanag ito. We won't have a hard time interpreting yung unang bahagi. Ngunit, ang susunod na bahagi, at pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y inyong makikitang muli, ako rin ay naniniwala na ang talata na ito ay mas mahirap nating intindihin. Mas mahihirapan ipaliwanag. Hindi katulad nung unang bahagi. At dahil po dito, tingnan ninyo ang naging reaksyon ng kanyang mga disipulo. Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lamang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunting panahon pa ay makikita natin siyang muli. Sinabi pa niya, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Ano kaya ang kahulugan ng kaunting panahon na lamang? Hindi nila natin maunawaan ang kanyang sinasabi. Mga kapatid, ito ang naging reaksyon ng mga disipulo ng Panginoong Hesukristo. This was their reaction nang ibinigay ito ng Panginoong Hesukristo. Ano kaya ang ibig sabihin niya?
isalarawan natin ito sa ating mga pag-iisip. Dahil hindi mapagdikit-dikit na mga alagad niya, na mga disipulo niya, ang lahat ng sinasabi ng Panginoong Hesukristo, ang nangyari, ang ilan sa mga alagad niya, ilan sa mga disipulo niya, ay ano, nagkaroon ng pag-uusap na maliliit sa grupo nila. Nagkaroon sila ng maliit nilang pagtitipon-tipon at pag-uusap. At alam ninyo, mula sa mga talata na ito, mayroon silang talagang gustong malaman. Ano yung gusto nilang malaman? Ano yung binanggit sa talata? Ano itong sinasabi ng Panginoong Hesukristo kaunting panahon na lamang? For a little while. Ito yung gusto nila talagang maintindihan. Kaunting panahon na lamang. Mga kapatid, nang sinabi ng Panginoong Hesukristo, ang unang bahagi, kaunting panahon na lamang, at hindi na ninyo ako makikita, katulad ng sinabi natin kanina, ito hindi mahirap interpretin. Nakatitiyak tayo na ang sinasabi dito ng Panginoong Hesukristo ay patungkol sa kanyang ano? Sa pagpako sa kanya, patungkol sa pagkamatay niya. Nakatitiyak tayo, ito ang unang ibig sabihin ng talata na ito. Pero, ano kaya ang ibig sabihin nung sumunod na sinabi niya? Pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikitang muli. Ano kaya ang ibig sabihin dito ng Panginoong Hesukristo? Ang sinasabi kaya niya rito ay patungkol sa kanyang muling pagkabuhay? Ito kaya ito? Ang sagot dyan ay oo. Sigurado, ang ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo sa talatang sumunod ay ang kanyang muling pagkabuhay. Ngunit, kung titingnan natin mabuti ang mga talata na ito, yung nakaraang mga talata, itong talata na ito, at susunod na talata, mapapansin natin na tiyak, mas malalim pa ang pinatutunguhan ng sinabi niya. Yes, the Lord Jesus was talking about His resurrection. Pero, pag tiningnan natin ang mga talata, tiyak na may mas malalim pa siyang sinasabi patungkol sa sinabi niya. At bakit natin nasabi ito? Na mas malalim pa patungkol sa muling pagkabuhay niya. Bumalik po tayo sa Juan 14, talata 18 hanggang 20. Ano po ang nakasulat doon? Hindi ko kayo iiwanang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng mundong ito. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama at kayo namay nasa akin at ako'y nasa inyo. Makikita natin mga kapatid na sa mga talata dito sa Juan 14 ang kapareho halos na sinabi ng Panginoong Hesukristo. Ngunit, pansinin nyo ang mga salitang sa araw na iyon. Nakikita niyo yan sa verse 20, sa araw na iyon. Katulad nga ng sinabi natin kanina, datapwat ang ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo na siya'y makikita nilang muli ay patungkol sa kanyang muling pagkabuhay, hindi rin tayo magkakamali sabihin kung ang interpretasyon na ito ay ganito. Pansinin nyo ang mga salita sa araw na iyon. Ano sa tingin ninyo ang tinutukoy na mga salita na sa araw na iyon? Sa English, in that day. Yun ang nakasulat doon. Alam po ninyo, ang mga salitang sa araw na iyon, ano ang sinasabi? Anong araw sa tingin nyo iyon? Walang iba kung hindi ang araw ng Pentecost. Alam niyo yung araw ng Pentecost? Ang araw ng Pentecost ay ang araw ng dumating na sino? Walang iba kung hindi ang Espiritu Santo. Ito ang araw na dumating ang Espiritu Santo para manahan ng permanente sa mga tunay na Kristiyano.
At dahil dumating na, dahil nanahan na ang Espiritu Santo sa mga tunay na Kristiyano, yan ang dahilan. Kaya sinabi ng Panginoong Hesukristo dito sa Juan 14, anong sinabi niya? At pagkaroon ng kaunti pang panahon, ako'y inyong makikitang muli. Di po ba? Nang umakyat na sa langit ang Panginoong Hesus, hindi na nakita ng mundo ang Panginoong Hesukristo. Ngunit ang mga tunay na Kristiyano, dahil sa nananahan na Espiritu Santo, ay nakikita pa rin nila ang Panginoong Hesukristo. Sa araw na iyan, sa araw ng Pentecost, naintindihang buong-buo ng mga Kristiyano, ng mga alagad niya, ng mga disipulo niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang buong katotohanan patungkol sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga't sinabi sa talata 20, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama, at kayo naman ay nasa akin, at ako'y nasa inyo. Nakita natin yung mga kapatid. Nakalagay ba sa talata 20? Andiyan pa ba tayo? Juan 14:20. Pagdating ng Espiritu Santo, naintindihang buong-buo ng mga disipulo niya ang ano? Ang katotohanan ng Diyos na Santatlo. The Holy Trinity. Only during that day, in that day. Kumbaga, nang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa mga talata natin sa hapon na ito, ang mga sinabi niyang, at makikita ninyo akong muli, kumbaga parang sinasabi ng Panginoong Hesukristo, ako'y babalik at ako'y makikita ninyo dahil padadala ko ang Espiritu Santo at mananahan ako sa inyo habang nandito pa kayo sa mundo. Tingnan niyo sa libro ng Galatia 2, talata 20. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa Anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Ito ang paliwanag kung bakit sinasabi natin na nang sinabi ng Panginoong Hesukristo ay kaunting panahon na lamang ay muli ninyo akong makikita. Mga kapatid, kung titingnan nyo ang mga talata na ito at yung mga talatang nakaraan, makikita natin dito ang tunay na tuon at atensyon ng mga disipulo ng Panginoong Hesukristo. Ano kaya ang tuon nila? Ano kaya nakaptutok ang atensyon nila? Saan po kaya? Walang iba kung hindi sa sarili nila. Sobrang tindi ng kalungkutan nila. Sobrang tindi na talagang lito na sila, tuliro na sila, na imbis na pagbigyan nila ng atensyon ng Panginoong Hesukristo, ay ang atensyon nila nasa sarili pa rin nila. Di ba? Pansinin nyo sa libro ng Lucas 22, ano ang nangyari doon? Nung gabi nga na ito, nagtalo-talo ang mga disipulo. At ano ang pinagtalunan nila? Sino ang pinaka-tanyag sa kanila? Sino ang pinaka-dakila sa kanila? Datapwat, sinasabi na ng Panginoong Hesus sa kanila ay lilisan na siya, mamamatay na siya. Kahit ilang beses na sinabi ng Panginoong Hesus ang katotohanan niyan, makikita natin sa mga disipulo, hindi pinansin yan. Ang tuon nila, ang atensyon nila ay nasa sarili pa rin nila. Nakita natin yon, mga kapatid. Bakit ko idinidiin ito? Nang pinag-usapan ng mga alagad niya, nagtipon-tipon ang mga disipulo niya, nung sinabi nilang kaunting panahon na lamang ang gusto nila malamang maintindihan, para bang ganito ang sinasabi nila, Lord, gaano katagal yung a little while? Lord, gaano katagal yung kaunting panahon na lamang? Hindi namin maintindihan, Lord, yun. Lalo na, Lord, nang sinabi mo, ikaw ay babalik sa iyong Ama. Lord, gaano katagal yung kaunting panahon na lamang?
wala silang pakundangan na tanungin yun dahil ang atensyon nila, ang tuon nila sa sarili nila. Hindi man nila inisip, tanungin sa Panginoong Hesukristo, Lord, anong mangyayari sa iyo? Paano ka ba mamamatay? Anong klaseng kamatayan? Lord, hindi ka ba nalulungkot, nahihirapan? Hindi, wala silang ganun. Wala kang makikita sa mga talata na ito. Ang gusto nilang malaman ay ano? Gaano katagal ang kaunting panahon na lamang? Parang tayo, di ba mga kapatid? Kung tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, ano ang gusto natin? Lord, kailan ba matatapos ito? Di po ba ganon? Lord, nagkamali ka yata sa ginagawa mo. Itapat naman ako na Kristiyano. Bakit dumadaan ako sa pagsubok na ito? Hindi ko maintindihan. Lord, gaano katagal pa? Nahihirapan na ako. Di ba ganon tayo? Parang yung mga disipulo. Imbis na isipin ang importanteng mangyayari sa Panginoong Hesukristo at ang dahilan kung bakit mangyayari iyon sa Panginoong Hesukristo, ang iniisip nila, Lord, kailan ba? Gano'ng katagal yung a little while? Iiwanan mo kami, sige, okay lang. Pero gano'ng katagal? Parang tayo, no? Pag dumaraan tayo sa pagsubok, unang atensyon natin, unang reaksyon natin, Lord, bakit gano'n? Minsan nga, parang sasabihin pa natin sa Panginoong Diyos, Lord, alam mo, parang mali ka. O sige, bigay mo sa akin, gano'ng katagal kaya ito? Imbis na makita natin ang mga pagsubok natin sa paningin ng Panginoong Diyos, nakikita natin sa paningin natin. Hindi natin nakikita yung kabutihang mangyayari sa mga pagsubok natin, ngunit na nakikita natin yung hirap at problema sa mga pagsubok natin. Di ba ganun tayo? Alam niyo, kaya ganito ako magsalita, kausap ko sarili ko, dapat may salamin ako na ganun eh. Di ba ganun tayo? At magkakaganyan tayo pag ang atensyon natin, ang focus natin ay sa sarili natin, parang yung mga disipulo. Rather than seeing things from the Lord's perspective, we see things from our perspective. Kaya nga't mga kapatid, ano kaya ang maaaring idasal natin tuwing dumaraan tayo sa mga pagsubok sa buhay natin? Ano kaya ang maidarasal natin? Ganito ba tayo magdasal? Sigurado ganito tayo siguro magdasal eh. Lord, tapusin mo na ang pagsubok ko na ito. Di ba? Ganon? Ang hirap kasi talaga eh, di ba? Pero alam nyo, maaari bang ganito ang idasal natin? Lord, paano mo gagamitin ang pagsubok na ito para maiusad ang kaharian mo? Tama? Easier said than done. Tama po ba? Kaya nga talagang kailangan natin ng tulong ng Panginoong Diyos. Ito yung nangyayari po dito. Ganito po ang sitwasyon sa mga disipulo. At dahil ganito ang sitwasyon, tingnan ninyo sa ikalawang bahagi, ang paliwanag at pagsasalarawan. Dahil nga sobrang sensitibo nang gusto sanang itanong ng mga disipulo, hindi nila maitanong. Nag-aatubili sila, nag-aalangan sila, siguro nahihiya sila. Ngunit, kahit ganoon, tingnan niyo ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Alam ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting pang panahon, ako'y makikita ninyong muli. Talagang kapansin-pansin dito sa mga salita na sinabi ng Panginoong Hesukristo. Bakit ka mo kapansin-pansin? Una, makikita natin dito na ang Panginoong Diyos ay tunay na Diyos. Bakit ka mo? Alam niya ang lahat. All-knowing. Omniscient siya. Pansin niya kagad ang mga pagiging atubili nila. He knows everything.
The Lord Jesus being divine, alam niya na kung anong gustong itanong nila. Alam niya ang pag-iisip nila, alam niya ang puso nila. Kung hindi ako nagkakamali, mula sa chapter 14, verse 22, mula doon, ha, tahimik ang mga alagad niya, ang mga disipulo niya. Tahimik. Nakikinig lang. Pagdating sa mga talata na ito dito, napansin mo, nagsalita na sila. Nag-usap na sila. Kumbaga, nabasag na yung tahimik sa mga alagad niya. At mula ngayon dito sa mga talata na ito, nagkaroon silang maliliit na pag-uusap nila. Bakit ka mo? Talagang, kumbaga, yung mga disipulo niya ay naghihirap na. Nalulungkot na. Dahil narinig na nila na ilang beses, naiiwan nila sila. At dahil dito, na mayroong gusto sanang malaman ng mga disipulo ng Panginoong Hesukristo, ano sinabi ng Panginoong Hesukristo? Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang. At hindi na ninyo ako makikita at kaunting at pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y makikita ninyong muli. Nang sinabi ito ng Panginoong Hesukristo, parang sinasabi niya sa kanila, kahit hindi niyo sinasabi yan, alam ko ang iniisip ninyo. I know what you're thinking. I know what you are saying. Mga kapatid, alam mismo ng Panginoong Hesukristo ang pinagkakaabalahan ng kanyang mga disipulo. Pinag-uusapan nila, aalis siya, ngunit makikita natin siyang muli. Paano natin siya makikita muli? Paano yun? Kasi babalik siya sa Diyos Ama. So gano'ng katagal iyon? Paano yun? Alam nilang mamamatay siya. Paano siya babalik? Talagang litong-lito na sila. Datapwat alam nila na si Lazaro ay namatay at muling nabuhay pagkatapos ng 4 na araw. Datapwat, alam ng mga disipulo niya na binuhay muli ng Panginoong Hesukristo, yung anak ni Jairus. Datapwat, alam nila na muling binuhay ng Panginoong Hesukristo ang anak ng widow. Ang hindi talaga nila maintindihan, sa lahat ng okasyon na yun na may binuhay ang Panginoong Hesukristo, ay ano, binuhay niya ang lahat ng iyon, pero nandun siya. Paano ngayon ito na mabuling mabubuhay siya eh kung siya na ang patay? How can that happen? Kaya nga talagang litong-lito na sila. Kaya nga't ang tanong nila, ano ba yung a little while na iyan? Gaano katagal yung panahon na lamang na iyan? Dahil ito ang tumatakbo sa mga isipan nila, dahil mahabagin ang Panginoong Hesukristo, pansinin nyo ang paliwanag niya at pagsasalarawan niya. Pakatandaan ninyo, iiyak kayo at mahahapis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot, subalit iyan ay mapapalitan ng kagalakan. Mga kapatid, pansinin niyo ang sagot ng Panginoong Hesukristo. Kung papansinin ninyo iyan, mapapansinin niyo, the Lord Jesus did not really answer the exact question the disciples wanted to ask. Pansinin niyo, hindi niya sinagot talaga ng diretso yung tanong ng kanyang mga disipulo. Hindi. Ngunit ang sinabi at sinagot ng Panginoong Hesukristo sa mga disipulo niya ay ang pinaka-importanting katotohanan patungkol sa binigkas niya. Hindi niya sinagot eksakto, ngunit ibinigay niya ang katotohanan. Tatanungin siguro natin, bakit ganon? Maiintindihan natin yan bago tayo magtapos. Muli, ang sinabi dito ng Panginoong Hesukristo ay sobra talagang importante. Pakinggan po natin ito. Nang sinabi muna ng Panginoong Hesukristo, pakatandaan ninyo, iiyak kayo at mahahapis, you will weep and lament,
At anong sinabi? Ngunit magagalak ang sanlibutan. But the world will rejoice and you will grieve. Alam nyo, nang sinabi ito ng Panginoong Hesukristo, anong idinuktong niya? But your grief will be turned into joy. Subalit iyan ay mapapalitan ng kagalakan. Ano ang sinasabi dito ng Panginoong Hesukristo? Kumbaga, ang sinasabi niya, huwag kayong mag-alala. Kayo ay malulungkot, kayo ay mahahapis, ngunit ang katapusan niyan ay ano? Kagalakan. Kayo ay malulungkot, kayo ay mahahapis, huwag kayong mag-alala, ang katapusan ng lahat ng iyan ay kagalakan. Pansinin niyo yung sinabi niyang mga salita, sasali natin sa lingwahe natin, pakatandaan ninyo. Pag tinignan nyo sa English yan, nakasulat doon, truly, truly. Katulad ng sinasabi natin sa mga ibang aral natin, tuwing gagamitin ng Panginoong Hesukristo ang salitang truly, truly, pakatandaan ninyo, ang sasabihin niya ay sobrang importante. Hindi natin sinasabi na kapag hindi niya sinabi ito, hindi importante yung sinasabi niya. Okay, lahat na sinasabi ng Panginoong Hesukristo ay importante. Ngunit, ang mga talata na ito, nang sinabi niyang pakatandaan ninyo, truly, truly, talagang pakinggan natin, talagang dibdibin natin. Ano sinabi niya? Iiyak kayo at mahahapis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot. Muli, dahil ang Panginoong Hesukristo ay Diyos, sinabi niya na ang mangyayari sa kanila. Kumbaga, parang itong isang propesya. He declared to them yung mga bagay na mangyayari sa kanila. At ano mga yon? Sila ay, they will weep and they will lament. Nangyari ba ito? Nangyari ito. Siguro mga ilang oras lamang ng pag-uusap na ito. Ano nangyari? Diba hinuli na ang Panginoong Hesukristo? At anong nangyari sa kanyang mga disipulo? Nawala lahat. Nag-disappear. Maliban sa dalawa, sino ang naiwan? Si Apostol Juan at si Apostol Pedro. Ang lahat ng kanyang mga disipulo, nawala at nagtago. At alam nyo, sa panahon na nawala lahat sila, nagtago sila, yan ang pinaka puno ng kanilang kalungkutan. That was the peak of their sorrows. Makikita natin ang ebidensya ng lahat ng yan, nakasulat lahat yan sa Biblia. Makikita nyo sa libro ng Marcos 16, sa Juan 20, sa Lucas 24. Na talagang nalungkot at nahapis ang kanyang mga disipulo. At hindi nagtapos doon ang sinabi ng Panginoong Hesukristo. Ano pa ang sinabi niya? Iiyak kayo at mahahapis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Tatanungin nyo siguro ako, Brother Rico, nangyari ba talaga iyon na talagang nagalak ang sanlibutan? Actually, oo, bago pa namatay ang Panginoong Hesukristo, di ba, yung mga Pariseo nagalak na nakapako ang Panginoong Hesukristo to the point na talagang minamak na nila ang Panginoong Hesukristo? At anong ebidensya na talagang nagalak sila? Binigyan tayo ng isang maliit na kwento. Sa paan ng krus, ano nangyari? Di po ba yung mga Romanong sundalo? Anong ginawa? Pinaghatian nila ang damit ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga tunay na nangyari ang lahat ng ito. Ngunit sa pagpapala at grasya ng Panginoong Diyos, hindi nagtapos. Doon ang sinabi ng Panginoong Hesukristo, labis kayong malulungkot, subalit iyan ay mapapalitan ng kagalakan. Tatanungin niyo siguro ako, Brother Rico, paano kaya sila nagkaroon ng kagalakan? Ipapaliwanag natin iyan. Alam po ninyo, ang dahilan ng kanilang kalungkutan ay siya ring naging dahilan ng kanilang kagalakan. Naintindihan natin yon. Ganito po ah, intindihan natin yun. Dadahan-dahanin ko. Ang dahilan ng kanilang kalungkutan ay siya rin ang naging dahilan ng kanilang kagalakan.
Inglesin natin. The very thing that caused their grief was also the very reason that caused their joy. Ano ibig sabihin nun? Di po ba, nang namatay ang Panginoong Hesukristo, siya'y muling nabuhay. At dahil siya'y namatay, siya'y muling nabuhay, ano nangyari? Di ba naligtas sa mga disipulo? Nang umakyat sa langit ang Panginoong Hesukristo, ano nangyari? Bumalik na ang Espiritu Santo. Makikita natin talaga dito na ang kanilang kalungkutan ay napalitan ng kagalakan. Napanood niyo ba yung Passion of Christ? Panood niyo yun? Kung hindi, panoorin ninyo. Okay? Ganito yon. Nung pinapanood ko yun, sa totoo lamang, no, naiyak ako. Ngayon, lapit ko pa nga sa sinihan nun. Sobra, sa sobrang puno ng sinihan, nandun ako sa bandang harapan. So, kitang-kita ko talaga lahat. Nung namatay ang Panginoong Hesukristo, nung pinahirapan siya, nung pinako siya, talagang naiyak ako. Ngayon nga, naiiyak ako eh. Pero alam ninyo, minsan nga tumakbo sa isip ko noon, sana hindi nangyari ito, pero binawi ko kagad. Nung naiyak ako, naintindihan ko, biglang napangiti ako. Nakuha natin yon. Yung mismong kamatayan niya ang nagdulot ng kalungkutan sa akin, ngunit nagdulot ng kagalakan sa akin. Di po ba? Yun ang nangyari sa mga disipulo. Yung kalungkutan nila, yung paghahapis nila ay napalitan ng kagalakan. Truly a promise fulfilled. Pero pansinin nyo, dahil alam ng Panginoong Hesukristo na naguguluhan pa rin ang kanyang mga disipulo, tingnan nyo sa sinabi niya sa 21. Kapag naghihirap na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit, pagkapanganak niya, hindi na niya naalala ang hirap. Nagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. The Lord Jesus being the master teacher, ang pinakamagaling na guro na nabuhay sa buong mundo, gumamit ng isang pagsasalarawan na sobrang galing. Paborito ko toong bahagi na ito. Bakit ka mo? Pakinggan ninyo. Nakatitiyak ako sa mga kababaihan na nandirito, lalo na yung mga nanay, yung mga mami. Di po ba? Nakatitiyak ako sa atin lahat dito. Alam natin pag nanganak ang isang nanay, bago manganak, habang nanganganak, ano ang dinadaanan? Sobrang hirap at sakit. Tama po ba? So much pain. So much agony. Di po ba? Tama yun? Pero, pansinin nyo ito. Datapot sa sobrang hirap, sobrang sakit, di ba? By God's grace, doktor po ako, no? Grabe. Pag nagpapaanak ako dati, alam niyo yung pabelya? Okay, grabe yung pabelya. Oh, teka, baka may nanganak dito sa pabelya, no? Grabe doon talaga. Nagpaanak yata ako sa elevator. No, nasa elevator. May mga, ay, manganak ka! Yeah? Nando sa corridor, grabe doon. Talagang, ano yan eh, factory yun eh. Diba? Pabrika ng pakapanganakan. Grabe sa pabelya. Pero talagang mahahasa ka doon bilang doktor. Lahat ng klaseng sigaw at ngaw-ngaw maririnig mo doon dahil sa sobrang sakit. Okay? Datapwat, ganyan ang katotohanan sa panganganak. Hindi nyo ba naitanong kung bakit ang mga babae at mga nanay okay pa rin na sila ay manganak? Di kayo nagtataka na kahit alam nilang sobrang sakit, sobrang hirap. Para sa kanila, okay lang kahit ako'y manganak. Lalo na dito yung mayroong mga basketball team. Meron ba dito? Sana basketball team lang, hindi football team, no? O baseball team. Di ba? Pansinin nyo, bakit kaya ganun? Kahit na sobrang hirap, sobrang sakit, yung mga kababaihan, yung mga nanay, okay lang sa kanila to go through that process. Bakit?
Ito ang sagot dyan. Dahil datapwat, sobrang hirap, sobrang sakit ng dadaanan nila, walang katumbas na kagalakan ang matatamo nila pag nakita na nila yung anak nila. Nakuha natin yon. Yun ang ginagamit na pagsasalarawan dito ng Panginoong Hesukristo. Nakuha nyo? Sobrang galing talaga. Bakit kamo? Para sa isang tunay na Kristiyano. Sa mga disipulo noon, sa mga disipulo ngayon, datapwat, alam natin na sa pagpapala at grasya ng Panginoong Diyos, naligtas tayo. Pero di ba, tinuturo sa Biblia, anong tinuturo? Count the cost. Carry your cross. Di ba? Kaya nga, yung mga prosperity speaker, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga turo nila eh. Datapwat, alam natin ang mga pagsubok na dadaanan natin. Ang tuon ng pansin natin ay nandoon, hindi nandirito. Very much like a mother that will give birth and give birth. Ito ang sinasabi dito ng Panginoong Hesukristo. Yun ang sinasabi niya. Kaya nga't hindi ko alam kung ano mga dinaraanan natin. Hindi ko alam kung ano mga pagsubok natin. Hindi ko alam kung ano mga paghihirap na dinaraanan natin. But you know what? Sinasabi dito ng Panginoong Hesukristo, huwag kang mag-alala. Sandaling panahon lamang iyan. Gaano kasandali? Hindi ko alam. Pwedeng isang araw, pwedeng isang linggo, pwedeng isang taon, pwedeng 10 taon, pwedeng ang hindi maayos yan sa loob ng ilang taon. Pero ano yun? Ano ang tuon natin? Ano ang pag-asa natin? Nandoon. We look heavenward. At kaya nga't mga kapatid, pansinin nyo kung ano pa ang sinabi ng Panginoong Hesukristo. Gayon din naman kayo. Nalulungkot kayo ngayon. Ngunit muli tayong magkikita at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Sa English, mas maganda ito eh. Hindi ko nailagay sa PowerPoint. Kung may English Bible kayo, ito nakalagay. Therefore, you too have grief now, but I will see you again. And your heart will rejoice, and no one will take your joy away from you. Pagpapansin ninyo yung verse 22. Kung anong kakaibhan sa verse 16, 17, 18. Nakalagay doon sa unang mga talata, sa English, you will see me. Pero pagdating sa verse 22, ano ang nakalagay? But I will see you. Ano ibig sabihin nun? Bakit sa verse 22, I will see you? Kanina, you will see me. Pagdating sa verse 22, I will see you. Ganito po yung mga kapatid. Nang sinabi ng Panginoong Hesukristo ang mga salitang I will see you again, kumbaga ganito yon. When the Lord said this, He was like saying, you will not only see me, but I will be the one to see you and see you through. He will make sure that He will be with us always. Ganun po yun, mga kapatid. Not only will the Lord Jesus be in us through the Holy Spirit that indwells in us, ngunit mismo ang Panginoong Hesukristo ang hahawak sa buhay natin. Kaya't nang sinabi ito ng Panginoong Hesukristo, anong sinabi niya magiging resulta? At mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Mga kapatid, ito ang katangian na makikita natin sa buhay ng mga tunay na Kristiyano. Ano? Kagalakan. Joy. Muli, hindi ko alam kung anong dinadaanan ninyo ngayon. Hindi ko alam kung ano ang dadaanan ninyo. Ngunit by God's grace, kagalakan, ang katangian, ang makikita natin sa buhay ng isang tunay na Kristiyano. Bakit kamo? Katulad ng panganganak.
Kahit sobrang hirap, sobrang sakit, excited ang mga nanay. Makita ang anak nila. Ganyan din tayo. Datapwat may mga pagsubok tayo, datapwat may mga problema tayo, ano makikita sa buhay dapat natin? Kagalakan. Ang katotohanan, maraming nangyayari sa buhay natin na talagang hirap nating maging magalak. Tama po ba? Let's be realistic. Di ba? Ngunit, ang kagalakan na iyan, hindi naman yan nakikita sa pamamagitan lang nakangiti ka. Hindi lamang yan nakikita dahil tumatawa ka. Ngunit ang kagalakan ng Kristiyano ay ano? Sa pamamagitan ng tunay na kapayapaan. Hindi ba minsan may nagtatanong sa inyo, kahit meron kayong problema, sobrang daming problema, magtataka yung mga hindi Kristiyano, natatanong inyo, kahit ang dami mong problema, bakit ganyan ka pa rin? Bakit ganyan ka pa rin? Di ba pagka ganun tinanong ka na, sa totoo lang, ang hirap ipaliwanag, di ba? Wala ka ng pangmatrikula, wala ka ng pangkain mamyang gabi, wala ka ng mawawalan ka na ng kuryente, ng tubig, lahat nangyayari na sa buhay mo. Pero ano? At peace ka. May kapayapaan ka. May kagalakan ka. You just know. Minsan nga, ang tingin na sa ating mga Kristiyano ng hindi Kristiyano, siguro nababaliw ka na. No, it's not that. Hindi po yun. Kaya nga mga kapatid, pagka talagang inisip natin, katulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa libro ng mga taga-Filipos, magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Tanong ko nga sa inyo ngayon, kamusta tayo mga kapatid? Kamusta tayo? Tayo ba ay may tunay na kagalakan? Kung sinasabi natin, Brother Rico, ang hirap talaga ng dinadaanan ko. Ang hirap ng mga pagsubok ko. Lilinawin ko lamang ha, katulad ng sinabi ko nga kanina, siguraduhin natin yung paghihirap natin ay hindi dahil sa kasalanan natin. Kasi kung dahil sa kasalanan yan, ang tawag dyan, disiplina. Pero kung hindi ito dahil sa kasalanan, yung mga paghihirap natin, ang tawag dyan ay ano? Pagtatalaga. Sanctification. Okay? Nililinaw ko lamang po. Kaya nga, dapat tuwing tayo ay dadaan sa mga paghihirap, tuwing tayo ay dadaan sa mga pagsubok, ang tuon ng pansin natin dapat kung ano ang plano ng Panginoong Diyos sa sitwasyon na ito. Lord, paano mo ba ginagamit ang sitwasyon na ito para mapausad ang kaharian mo? Yun ang dapat na tuon ng pansin natin. Sana pag tayo ay bumabalik sa pagiging kumbaga makamundo natin, post lang tayo, Lord, hindi dapat ganito ang reaction ko. Hindi dapat ganito ang tugon ko. Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Napakahirap idasal ng sasabihin natin, Lord, gamitin mo ang sitwasyon na ito. Mas normal na dasal natin, Lord, tapusin mo na ito. Diba? Parang yung mga disipulo. Ano ang sinabi ng mga disipulo? Sandaling panahon na lamang? Gaano kasandali ang panahon na iyan? Kaya nga, kung ating iisipin, ang tinuturo dito ng Panginoong Hesukristo, ano? Don't worry. It's all gonna be okay in the end. Lahat yan magiging maayos sa katapusan. Kaya nga't pag dumarating ang panahon na talagang nalilito na tayo, natutuliro na tayo sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, kung dumarating ang panahon na talagang gusto na natin talagang, Lord, I give up.
Ano yung mga pangako ng Panginoong Diyos na dapat pinangahawakan natin? Paborito ko ito, yung nakasalibro ng Hebreo. I will never leave you, I will never forsake you. Kapitan natin yun. We cling on to that promise at iba pang mga pangako niya. Muli, mga kapatid, hindi ko alam kung ano ang dinadaanan ninyo. Ngunit, tuwing iniisip natin yan, tuwing iniisip natin na parang gusto na lang natin mag-give up, pakinggan natin, alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Hesukristo. Anong sinabi niya? Kaunting panahon na lamang. Tayo'y maglaan ng isa o dalawang minuto. Magbulay-bulay po tayo sa lahat ng katotohanan na natutunan natin, na narinig natin. Ilang paanyaya at paalala patungkol sa ating mga weekday na mga Bible study. Patuloy ang ating Men of the Word Bible study. Ang ating Men of the Word, 12 Ordinary Men. Sa mga kalalakihan, ito ay gaganapin itong darating na Sabado, Feb 16, ikapito at kalahati ng umaga sa McDonald's Commerce Avenue. Patuloy rin ang PDF 242, ang pag-aaral natin sa pitong simbahan sa libro ng pahayag. Ito ay gaganapin sa Pebrero 21. Ito ay Huwebes, ikapito ng gabi sa Jollibee Commerce Avenue. At patuloy rin naman ang Ministeryo para sa Kababaihan, Women of Grace. Kung meron sa men na 12 ordinary men, sa kababaihan, 12 extraordinary women. Ito ay ginaganap ikasyam ng umaga sa Park and Shop Building sa Sukat, Paranaque. At meron tayong nilaunch dalawang linggo na ang nakaraan, once a month lang ito, para sa mga young professionals, yung mga medyo bata at medyo bata, okay? Na young pro, okay? Ito ay ginaganap natin tuwing unang Sabado ng buwan. Kung hindi ako nagkakamali, sa buwan ng Marso, March 2, okay? Sayings from the wise. Kaya nga't mga kapatid, sa lahat ng mga ministeryo na ito, kami nagpapaalala sa inyo, inaanyayahan namin kayo. Pag-pray ninyo na makapunta kayo dito at makapag-imbita pa ng mga kapamilya niyo, mga kaibigan ninyo. Okay? Kasi nga ho, ang intensyon ng mga ministeryo na ito, yung mga hindi pa taga-GFC, yung mga gusto natin bahagigan ng magandang balita sa mga non-Christian, at yung mga gusto natin ipatikim ang salita ng Diyos sa mga ibang Kristiyano, ito ang mga ministeryo na binibigay sa atin ng Panginoon. Okay? Tayo ay magdasal. Diyos aming Ama, pinupuri ka namin dahil tunay kayo po ay tapat. Kayo ay mahabagin, kayo ay maawain. Patuloy nyo kaming tinatawag papunta sa inyo. Maraming salamat muli sa hapon na ito, Panginoon. Anuman ang bumabagabag sa amin, anuman ang gumagambala sa pag-iisip namin, anuman ang nagiging dulot ng pagkawala ng kagalakan namin, Panginoon, kami ay nagmamakaawa sa inyo, tulungan ninyo kami. Naway ang tuon at pansin namin ay nasa inyo at maiusad ang kaharian ninyo. Hindi, Panginoon, na sana matapos lang ang problema namin. Alam namin, sa gitna ng mga pagsubok na ito, sa gitna ng mga problema na ito, ginagamit po ninyo ito para sa amin. Kaya't aming idinarasal, Panginoon, ang awa po ninyo, ang tulong po ninyo. Gabayan ninyo kami, patnubayan po ninyo kami. Palalahanan po ninyo kami sa kapayapaang ibinigay ninyo sa amin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang lahat ng ito ay dinarasal namin
sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Have a blessed Sunday po sa ating lahat.